Paalala, ang mga pangalan ng karakter ay minsan nagbabago base sa pinagkuhanan ko ng storya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi totoo ang aking kwento. Bagamat minsan ay nagkakamali ako sa ilang pangyayari, iyon ay base lamang sa aking pagkaunawa. Ganunpaman, sinisikap kong ikwento ang isang serye ng anime sa malinaw at maayos na paraan. Kamusta mga ka-anime? Sa video na to, ay pag-uusapan natin ang anime series na Flame of RECCA. Pero bago yan, iniiling ko na sana huwag niyong i-skip ang mga ads. Kung bago ka naman sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, make sure lang na nakasubscribe ka na at na-hit mo na ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. Ang kwentong ito ay ni-request ng ka-anime natin na sina Marlius Kirapas at Carlita Madelo. Sa taong 1567 ay nakilala ang isang angkan sa paggawa ng mga mahiwagang sandata na kayang palakasin ng tao sa pamamagitan ng pagmamanipula ng iba't ibang elemento. Ang angkan na ito ay tinawag na Hokage o Itim na Anino. Ang mga naging pinuno ng angkan na Hokage ay may kakayahang manipulahin ng apoy at ang ganitong kakayahan ay nagpasalin-salin sa kanilang lahi. Sa panahon ng Iroku, ang 6 na salinlahi ng angkan ng Hokage sa pamumuno ni Oka ay nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Si Oka ay nagkaroon ng 2 anak na parehong may kakayahang magmanipula ng apoy. Ang 2 batang ito ay sina Kurei at RECCA. Si Kurei ay anak ni Oka sa 2 niyang asawa na si Reina. At si RECCA naman ang anak niya sa kanyang unang asawa na si Emma Kagihoshi. Ayon sa kanilang paniniwala, ang abnormalidad na ito ay may dalang kamalasan. At dahil sa pangyayaring ito, ay pinagpalagay ng mga nakatatanda na si Kurei ay may dalang sumpa sa kanilang angkan. Dahil ang kanyang apoy ay nagpapakita ng ibang kulay kaysa sa apoy ni RECCA, kaya naman binalak na matatanda na patayin si Kurei. Ngunit pinigilan ito ni Emma, kaya naman binago nila ang kanilang desisyon at nagpasya na lang palayasin ang mag-ina na sina Reina at Kurei. Nang dumanas ng matinding kahirapan si Kurei, ay nagalit siya kay RECCA. Kaya naman tinangka niya itong patayin, ngunit nahuli siya ni Emma, kaya naman nakulong si Kurei. Kasunod dito ay nagkaroon ng digmaan na lumipol sa angkan ng Hokage. Ang pinuno na si Oka ay namatay sa pagtatanggol sa kanilang nayon, habang si Emma naman ay nagpunta sa gitna ng kakahuyan at tinaka si RECCA. Dito isinagawa ni Emma ang pinagbabawal na ritual, kung saan bubuksan niya ang isang lagusan papunta sa hinaharap upang iligtas si RECCA. Napilitan siyang gawin ito dahil nais niyang mabuhay si RECCA sa isang mapayapang panahon. Si Kurei naman ay nagawang makatakas sa pagkakabilanggo at muling tinugi si RECCA. Nang makita ni Kurei ang ginawang lagusan ni Emma, ay tumalon din siya sa lagusan. Nang magsara ang lagusan, ay tinanggap ni Emma ang kapalit na sumpa sa kanyang ginawa at ito ay ang pagiging immortal. Patuloy na naglakbay si Emma sa mundo upang hanapin si RECCA, hanggang sa lumipas ang 400 taon. Si RECCA naman ay napunta sa pangangalaga ng isang manggagawa ng paputok na si Mateo Hanabishi. Tinuring ni Mateo si RECCA bilang sarili niyang anak. Mula sa araw na iyon, si RECCA ay nanirahan katulad ng karaniwang bata na pumapasok sa paaralan, naglalaro at iba pa. Si Kurei naman ay napunta sa pangangalaga ng mayamang mag-asawa na sina Chukino at Koran Mori. Nang makita ni Mr. Mori ang kapangyarihan ni Kurei, ay dinala niya ito sa liblib na mansyon at doon siya pinalaki at sinanay sa pamumuno sa mga illegal niyang gawain. Isang araw ay dinala ni Mr. Mori ang babaeng si Kurinay upang pagsilbihan si Kurei. Dumaan ang panahon at umibig si Kurei kay Kurinay. Ngunit tutol si Mr. Mori sa kanilang pagmamahalan, kaya naman pinatay niya si Kurinay. Labis itong ikinalungkot ni Kurei. At bago mamaalam si Kurinay, ay sumumpa ito na nais niyang makasama si Kurei sa habang panahon. Kaya naman ang espiritu ng apoy ni Kurei ay tinupok ang katawan ni Kurinay at ang espiritu ni Kurinay ay nagsilbing sandata ni Kurei na nagpalakas sa kanya ng husto. Sa ganitong paraan ay hindi na sila muling maghihiwalay pa. Sa kabilang banda naman ay nasiyahan si RECCA sa pakikipaglaban at palagi siyang napapaaway dahil alam ng lahat na kung sino ang makakatalo sa kanya ay paglilingkuran niya ito bilang isang tapat na ninja. Isang araw ay niligtas ni RECCA ang babaeng si Ana Yanagi mula sa mahuhulog na metal mula sa isang gusali.
Tinamaan nito si RECCA at nawalan siya ng malay. Ngunit pinagaling siya ni Ana at isiniwalat nito kay RECCA ang tungkol sa kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Hindi nagtagal ay nagpa siya si RECCA na paglingkuran si Ana bilang kanyang prinsesa at sumumpa ng katapatan rito. Kalaunan ay natagpuan si RECCA ni Emma at nagpakilala sa pangalang Kagehoshi. Sinubok ni Kagehoshi ang kakayahan ni RECCA sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kapangyarihan kay Max Domon upang labanan si RECCA. Si Max ay isang siga sa kanilang paaralan, ngunit palagi siyang natatalo ni RECCA. Tinanggap ni Max ang Dose Noah, isang singsing na ikinabit niya sa kanyang ilong na nagbigay sa kanya ng pambihirang kalakasan. Nakipaglaban si Max kay RECCA, ngunit sa huli ay tinalo pa rin ito ni RECCA at dito nagsimula ang pagiging magkaibigan nila. Nang matalo si Max, ay binigyan naman ni Kagehoshi si Aira Kirisawa ng kapangyarihan at tinutusan itong labanan si RECCA. Si Aira ay kababata ni RECCA at hindi niya matanggap na pinili ni RECCA si Ana bilang kanyang paglilingkuran. Tinanggap ni Aira ang Fujin, isang porselas, na nagbigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang hangin. Nakipaglaban si Aira kay RECCA, ngunit tinalo siya nito sa tulong ni Max. Mula noon ay nagkaayo silang tatlo at nabuo ang maganda nilang samahan. Nang sumunod na araw ay lumitaw ang karibal ni RECCA kay Ana na si Dylan Mikagami. Lubos ang pagmamalasakit ni Dylan kay Ana dahil kamukhang kamukha ito ng yumao niyang kapatid. At nais niyang ilayo si Ana kay RECCA dahil inaakala niya na masamang tao si RECCA. Hawak ni Dylan ang Insui, isang tatangna na nagiging espada sa pamamagitan ng tubig. Nakipaglaban si Dylan kay RECCA at natalo niya ito nung una. Ngunit sa pangalawa nilang pagharap ay tinalo na siya ni RECCA. Nang makita ni Dylan na maganda ang intensyon ni RECCA kay Ana, ay nagpaubaya na ito. Kalaunan ay kinidnap si Ana at pinagbintangan nila RECCA si Kagehoshi. Kaya naman hinanap nila ang tirahan nito at doon nila nalaman na ang dumukot pala kay Ana ay si Mr. Mori. Dahil nais niyang gamitin si Ana upang matupad niya ang kanyang nais na maging isang immortal. Pinagtapat din ni Kagehoshi ang buong katotohanan tungkol kay RECCA at Kurei. Matapos nito ay nagkasundo sina RECCA, Dylan, Max at Aira na magtungo sa mansyon ni Mr. Mori upang iligtas si Ana. Dito nila nakalaban si Lola Morikawa, ang batang kumokontrol sa isang manika. Nang matalo ni Aira si Lola, ay sumama siya sa grupo nila RECCA. Kasunod nilang nakaharap ay si Lorcan, ang nagmamay-ari ng Kaginanki, isang mahiwagang sandata na kayang magpalit ng anyo ng hanggang 6 beses. Natalo ito sa laban nila ni Dylan at nagdesisyon siyang itaka si Ana at kumala sa grupo ni Kurei dahil sa pananakit ng mga ito kay Ana. Matapos mabawi ni RECCA si Ana ay inimbitahan sila ni Kurei na sumali sa Urabutusatsujin, isang lihim na paligsahan na isinasagawa ng mga mayayamang tao upang pagpustahan. Sa paligsahan na ito nagaganap ang labanan ng mga grupo ng mga mandirigma na mayroong mahihiwagang sandata. Ang grupo ni RECCA ay tinawag na Team Hokage, na kinabibilangan nila RECCA, Aira, Max, Dylan at Lorcan. Sumama rin sina Ana, Lola at Kagehoshi upang tumulong sa kanila. Nakalaban nila ang iba't ibang grupo at ang naging huling laban ay sa pagitan nila RECCA at Kurei. Dito pinamalas ni RECCA ang kapangyarihan ng kanyang apoy na nagtataglay ng 8 iba't ibang dragon. Ito ay sinanadare na may kapangyarihang gumawa ng mga bola ng apoy. Si Saiha na may kakayahang gumawa ng isang talim na apoy. Si Humura na may kakayahang magpuga ng maraming maliliit at sunod-sunod na apoy. Si Setsuna na may kakayahang tupukin ng apoy ang sinumang titingin sa kanyang mata. Si Madoka na may kakayahang gumawa ng harang na apoy. Si Rui na may kakayahang gumawa ng ilusyon. Si Kuko na may kakayahang gumawa ng isang malaking bolang apoy. At ang huli na si Obeshi ang pinakamalakas sa lahat ng dragon ni RECCA. At ito ang nakatalo sa apoy ni Kurei na si Kurenai. Matapos matalo ng grupo ni RECCA, ay tinugis ni Kurei si Mr. Mori na noon ay nagbabalak ng tumakas dahil sa kanyang pagkatalo. Pinasabog ni Kurei ang sasakyan ni Mr. Mori na dahilan ng kamatayan nito. Sa huli ay humingi ng tawad si Kurei kay RECCA at nagpaalam ito sa huling pagkakataon. At saka siya nagsagawa ng isang ritual kung saan sinakripisyo ni Kurei ang kanyang kapangyarihan upang bumalik sa nakaraang panahon at doon siya nagpatuloy ng bagong buhay. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, i-like mo na yan at i-share sa iyong mga kakilala.
At kung may anime na gusto mong pag-usapan natin sa susunod, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!